Hi guys, this is Bob. So ito nga, kaka-uwi ko lang ng bahay kasi sumaglit ako sa grocery store dito sa Saudi Arabia, sa Uting. At sobrang daming tao guys. For the first time kong na-experience yun na talagang sobrang daming tao sa labas ng grocery. Tapos mayroon pa, habang namimili kami sa loob, may mga nakabang pa sa labas kasi parang minimize lang nila yung tao sa loob. So yun nga guys, bago ka pumasok ngayon ng mga grocery store dito, may mga sanitizer at saka hand gloves. So talagang napaka doble rin ng pag-iingat nila ngayon dito sa Saudi Arabia. Kaya nga kanina sobrang daming tao kasi nag-announce na si King Salman Abdul Aziz na curfew dito sa Saudi Arabia na magsisimula ngayong araw na to, March 23, 2020. At magsisimula siya guys ng 7 PM ng gabi hanggang 6 AM ng umaga. Kaya ingat kayo guys. Kasi yung mga magbabiolate dito sa curfew at mahuli sa labas is magmumulta ng 10,000 reals plus pwede ka pang makulong guys. Kaya beware sa curfew ngayon guys. Kapag lumabag ka, napakalaking pera nito guys, 10,000 reals. So guys, kapag inulit nyo pa yun, kapag nahuli kayo for the second time, dodoblihin yung fine. 10,000 magiging 20,000 Saudi reals. Napakalaking pera nung guys. Tapos maaari ka pa makulong ng maximum 20 days. Kaya guys, sumunod tayo. Kasi para sa kaligtasan nating lahat to, yung pinapatupad ng government ni Saudi Arabia. Kilala nga natin yung Saudi na yung buhay nila sa gabi, di ba? Kumbaga, kasi nga sa umaga, parang close lahat ng store, sa gabi talaga nagbubukas. Kadalasan kasi nga yung panahon mas malamig. Kaya talagang maninibago yung mga Saudis. Kaya kanina talagang, for the first time nanibago ako na ganun kadami sa loob ng grocery kasi nga may curfew na. Kaya lahat talaga kailangan sumunod guys kasi para sa kapahanan natin lahat, na lalo na tayong mga expats na nandito sa Saudi, para sa atin din yung pagpapatupad nito, kaya dapat tayong sumunod. As of today, March 23, 6 PM, yung huling update ng Minister of Health is mayroon na tayong 562 cases dito sa Saudi Arabia. Sobrang laki ng tinaas ng affected ng COVID-19 dito. Yung good thing dito guys is 19 na yung naka-recover at salamat naman guys, walang namamatay dito due to NT. At papano, nakabawas din ang takot ng kabalalo sa mga FW kasi wala pa recorded na namatay dito sa Saudi due to NT. Kaya sana sumunod tayong lahat guys sa mga pinapatupad ng government dito sa Saudi. Kaya pray lang tayo guys na sana huwag na madagdagan pa at yun nga, gawin natin yung part natin, maging maingat tayo lalo na kapag lumalabas at sumunod sa sinasabi ng government na matapos na itong nangyayari sa ating mundo. Kasi alam ko marami na sa atin yung dami sa atin nakakamdan ng lungkot, pero think positive lang guys. Alam ko may takot sa atin. So yun guys, yun lang, hindi ko napapakabaan hanggang sa muli. Stay safe everyone. Sumunod tayo sa curfew, 7 PM to 6 AM in the morning. 11 hours na curfew guys. Napakisi lang to. Kung wala naman tayong importanteng gagawin sa labas, sumunod tayo guys. At kung may bibihin tayo hindi naman masyadong importante, gawin nyo ng mas maaga before 7 PM. So guys, hanggang sa muli, God bless to everyone at keep safe tayong lahat dito sa bansang Saudi at may awa si Lord, makakauwi tayong lahat ng ligtas sa ating mga pamilya sa Pinas. Okay guys, God bless, hanggang sa muli, bye.